Hi, magandang umaga. Ang video ito ay continuation doon sa technical indicator for moving average. Andito tayo sa chart ngayon ni Monde at ito yung walang price action. Purely moving average. MA21 tsaka MA5. So yun na nga kung magbibenta at bibili tayo ng isang stock gamit ang moving average, mag-aantay lang tayo doon sa cross line niya, kung saan siya mag-cross. Katulad nito ni Monde, sa part na to, ito yung cross line natin. Dito tayo bibili sa part na to. At kung sa sell signal, mag-aantay tayo ng mag-cross itong dalawang to. Yung MA5 tsaka MA21. At kung ibabalik natin sa dati niyang chart, dito sa part na to, ito yung buy signal natin. Ito tayo bibili. Kung lalagyan natin ang price action, ito siya. So, itong candlestick na to, ito yung before umakyat yung price nito, dapat nakabili na tayo. Or i-anticipate kasi natin na sa pag-close ng stock market or ng market, dapat bullish siya kung balak nating bumili. Kung lalagyan natin siya ng trend line, sa part na to, ayan, ito yung magiging resistance natin. And then, umakyat na to si candlestick for buy signal. And then, umakyat na nga, dumiro-diretso na nga itong si Monde hanggang dito. So, kung tatanggalin natin itong price action, ayan na yung ginawa niya. Nung bumili ka dito sa part na to, tumuloy na siya hanggang dito. Ngayon, kung magbebenta tayo, maghabang tayo sa cross line. So, ito yung part na to. Tingnan ulit natin. Ayun, maghahanap tayo kung saan tayo magsisell sa part na to. Kung medyo sanay ka na sa pagtitrade, at alam mo na kung anong mangyayari. Kapag pumunta na sa tok-tok itong price niya, alam mo na or ina-anticipate na natin na babagsak or magre-reverse na itong presyo ni Monde. So, yun na nga ang ginawa niya. Kung before pa mahulog itong si Monde ng malalim, nakabenta ka na. Okay, tingin naman tayo ng ibang stock. ASEN, tanggalan natin ang price action. Ito yung magiging hitsura niya. Ayun, sisilip ka lang dyan kung saan ka magbibili at magbebenta. So ito nga, sa part na to, ito yung buy. Ito yung sell. Converge. Kung kay converge naman, ayun, kasi yung ibang charting parang pasta or spaghetti na sobrang dikit-dikit at mahirap i-trade. So, kung dito kay Converge, siguro pwede tayong bumili sa part na to sa ilalim or siguro dito. Ayan, yun yung buy point. Tapos sell point dito. Sunod, BDO. Kung may video tayo magti-trade, ito yung buy niya, at ito yung sell. Kung dito naman sa part na to, pwede ka mag-buy dito, at pwede rin mag-buy dito. And then, sell na dito. S&P hedge. Ayun, parang pasta na naman siya. Buy, sell.
pwede ganito mag-buy, pwede ganito mag-buy, and then dito ka na mag-sell. Ayala lang. Ito yung buy niya. At ito yung sell niya. Pero kung gusto mo talaga ng parang perfect, ito yung perfect eh. Buy and then sell. Ayan. Kasi sa mga part na ganito kasi para na siyang magulo at madikit-dikit. Kung titingnan natin siya sa price action, ayan yung maging ang price niya. Masyado siyang dikit-dikit. Ito, kung dito ka pala magsisell, masyado ka ng late. Kaya naman, ang pinaka parang magandang gawin, dito pa lang nakapag-sell ka na sana. Dito sa part na to. Ito sa part na to, makapag-sell na sana dyan. Maghanap lang dyan ng sign of reversal. Okay, siguro susunod natin kung ano yung sign of reversal. Pero sa moving average, hanggang dito na lang yung video na to. At salamat sa panonood.